Bukas na ang simula po ng karera para sa 2022 elections. Sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, may live update mula CCP Complex. Si JC Cosico. JC, all set na ba ang COMELEC para sa filing ng COC? Cheryl, pospusan na nga yung paghahanda rito sa Sofitel Hotel at sa CCP Complex para sa unang araw ng COC filing bukas. Maagang nagsagawa ng simulation ang mga miyembro ng PNP sa CCP Complex. Bahagi yan ng security preparations para sa paghain ng Certificate of Candidacy simula bukas, October 1 hanggang 8. Ready rin sila sa mga posibleng kilos protesta. Yung mga magrarally, legally speaking, bawal po yan. Kasi nasa alert level 4 pa po tayo. Pero ano pa nga ba nang magagawa natin pag nandyan na sila? Okay? We will just exercise maximum tolerance, but we will never tolerate rallies inside this hall. Masisira po yung sanctity ng filing ng ating mga candidates. Sa ngayon, wala namang namomonitor na security threat ang PNP. Pero nasa 3,000 kauhan ng PNP, AFP, BFP at Coast Guard ang ide-deploy sa paligid ng Sofitel Hotel kung saan gaganapin ang COC filing ng mga tatakbo sa national possession. Bakunado silang lahat at isasalang sa RT-PCR test. Magpapatupad din ng no-fly, no-fishing zone sa paligid ng hotel simula mamayang hating gabi. Sa labas naman ng Harbor Garden Tent sa Sofitel, inilatag na ang red carpet na daraanan ng mga kandidato. Maging ang LED screen, inaayos na rin. Inihahanda na pati ang antigen test area dahil kailangan may negative COVID-19 test result ang mga kakandidato bago sila makapasok. May division dito sa filing area para sa mga party list, mga senator, at sa mga president at mga vice president. Siniguro naman ng COMELEC na walang VIP treatment sa bilang ng mga companion na pwedeng isama ng mga kandidato. Hanggang tatlo lang ang pwedeng sumama sa bawat presidential at vice presidential candidates, dalawa senatorial aspirants, habang isang companion sa mga party list. Pero paano kung maghain na COC sina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Lenny Robredo? The President and the Vice President are both entitled under law to have a security detail. Okay. And we will be coordinating with the PSG, Presidential Security Guard, to make sure that when they come, that we will integrate the PSG into our security preparations. Okay. But they will not be technically companions, right? So as far as companions are concerned, the limits will remain. Siniguro naman ng COMELEC na hindi magiging super spreader event ang COC filing. Well, we're limiting people from coming in, right? We're limiting people from coming in. The tent itself is wide open. It's well ventilated. There are filters in the air conditioning system. Cheryl, sa ngayon daw ay 90% ng ready ang COMELEC para nga sa filing ng COC bukas. Meron pa raw kasi mga inaayos sa mga logistics gaya ng office supplies. Bukas naman alas 5 ng umaga ay magkakaroon ng one-way traffic scheme dito nga sa CCP Complex, particular sa bahagi ng Halandoni, Buendia at Idilarama. Inaabisuan po yung mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico.